Salamat sa ating kolehiyong, sa ating mga moderator, sa ating mga nahagat si Dalo. Alam niyo ako'y humble na magsalita dito sa UP dahil hindi na marahul yun, next year ago, sa aking pagkakabigay ng petisyon na ako'y nanunungkulan sa UP ay nang hindi matatayo ng Quezon City yan. Sapagkat meron po dyan may titulo ng Malyari Kani na nag-claim na 100 hectares na yan na nabili sa private property. Tinutulang ko yan na nag-standing tiba na meron silang contingent ng military police. At ang sabi ko, yan ay bahagi ng UP. Nagulang pa nga sila ng bahagi ng UP hanggang pangkariman. Ganun sa sikatulang deposito, ito na 500 hectares ang University of New York. Hindi ko sila sinayagan. Balita ko hanggang ngayon, nasa Korte Suprema, yung kaso niya. At noong dating periyo, ang LRT3, na kailangan, sapagkat nabanggit dito ang transportasyon, kailangan natin ang mass transit at is rail-based. Ako'y nagpasya. I provided a political will. Natanggalin at ilipat ang 3,000 spotted family sa Muntalban. Pati siya ang late Cardinal Sin nag-object dyan. Ngunit yung pinaliwanag ko na makikinabang dyan ay 400 daily passengers na hindi makaroon makabili ng sarili sa sakyan. Ngunit ngayon, pati may sa sakyan, sa taas ang presyo ng gasolina, ginagamit na rin lang. At ngayon, mapapansin nyo na this is already being linked to LRT1. E pagkailan natin sa LRT1, naalala ko na ako'y Vice Governor, ang tutol, ang laki ng tutol dyan na mga jeepney driver sa mga dyan, ang most lucrative line from Bonifacio Monument Local up to Baclaran. Ngunit sabi ko sa kanya, hindi makakaya ng LRT1. Ngayon, wala na ba ang jeepney yan? Hindi, nandiyan pa. Mas konti ba? Mas marami pa. Kaya yan ngayon, pagkatapos, ang LRT2 na i-accommodate din natin. Yan ay nabigyan din natin na integrated na ngayon ang LRT. Yung Trenoma, hindi matatayo ang Trenoma kung wala yung LRT3. At sa tingin ko, kailangan talaga natin pagbilihan. Ngunit higit sa lahat bago magtapos. Napansin ko, narito, tayong lahat. Sa tingin ko, ang mahalaga ay tayong lahat ay ang voto ko, ipatrol ko. Ako ang simula. Magkaroon tayo ng malinis na halalan. Mataas ang ating bundok na ating akatin. Ngunit kung tayo nagsasama-sama, magkakaisa, makakarating tayo sa itas ng bundok. At doon, makikita natin ang bukang ni Wayway na tunay na pagsulong ng Quezon City at ng ating pinapan. Ipabasa